Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Gusto mo bang mawala ang sakit? Quest! Panoorin mo ito! Ang pananakit ng likod ay may dalawang uri, acute at chronic. Ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang sakit. Ang masakit na kasukasuhan naman ay madalas sanhi ng RSI o repetitive strain injuries. Ang repetitive strain injuries ay madalas nakikita sa mga nagtatrabaho sa opisina. Ito ay dala ng paulit-ulit na paggalaw at pagpangalay. May iba't ibang level ng RSI. Depende sa pagkalala nito. Ngunit, mahalaga pa rin na magpatingin sa doktor. Ang mga risk factors na nagdudulot ng pananakit ng likod at kasukasuan. Edad, kasarian, oras ng pagtatrabaho, at kondisyon sa opisina. Importanteng maagapan ang sakit sa likod at kasukasuan. Dahil maaari itong maging sintomas ng spinal injury. Ito rin ay maaaring maka-apekto sa pagtatrabaho sa opisina at sa pang-araw-araw na gawain. May limang paraan upang maiwasan ang pananakit na likod at kasukasuan at ito ay mas madaling maalala sa paggamit ng mnemonic na LISTES. Rest, ergonomic chairs and tables, exercise, correct posture, at emotional state and stress levels. Pag ang ating katawan ay nantili sa isang posisyon na lampas 20 minutos, nasisimulan na natin maramdaman ng stress. Ugaliin tumayo at ibanat ang mga buto na madalas upang hindi natin maramdaman ng pagod. Laganap na ngayon ang mga upuan at mesang pang-opisina na makakabawas ng pananakit na likod. Tandaan na ang mga upuang ito ay dapat na nasa tamang taas kung saan abot ng ating paa ang sahig at ka-eye level ang computer. Ugaliin din ang madalas na pag-ehersisyo upang maiwasan ang pananakit ng likod at kasukasuan. Inirekomenda rin na mag-ehersisyo sa opisina tuwing kakayanin o kung ang iyong katawan ay nagsisimula ng mangalay. Mahalaga din ang tamang pag-upo upang maiwasan ang pananakit ng likod. Tandaan na dapat gamitin ang backrest ng upuan upang sa gayon ay manatiling diretso ang likod at leeg. Ano pa man ang trabaho mayroon tayo, dapat alam natin kung paano i-control ang stress.
Ang pagiging stress ay nakakadulot ng pananakit na likod at kasukasuan. Ngayon naman, ipapakita namin ang mga ehersisyo maaari ninyong gawin sa inyong mga opisina upang labanan ang pananakit na likod at kasukasuan. Dito na nagtatapos ang aming presentasyon. At alalahanin lamang na para maiwasan ang pananakit ng likod at kasukasuhan, recess.